Itinigil muna ang search operations para sa isang mangislang nawawala matapos hampasin ng malalakas na alon ang kanilang bangka sa Bulacan. Delikado pa raw kasi ito dahil sa masamang panahon. At mula sa Bulacan, saksila si Von Aquino. Von? Pia, hindi pa rin natatagpuan ang isa sa 10 mangingisda na naaksidente matapos ngang lumubog ang kanilang bangka sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ito ang katig ng bangkang lumubog sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ayon sa Obando LDRRMO, pabalik na raw ang mga mangingisda sa barangay Binwangan nang hampasin ng malalakas na hangin at alon. Agad daw nagsagawa ng search and rescue operation ng LDRRMO katuwang ang Philippine Coast Guard at LGU. Siyam sa mga mangingisda ang nailigtas maliban namang sa isa. Nakakapit po daw sila dun sa dala po nilang mga styrofoam. Ginagawang storage ng isda, yun. Doon po sila daw nakakapit. Yung isa po daw kasing nawawala, inaabutan po daw nila ng floating device. Ayaw po daw i-grab yung floating device. Nangyari po, sobrang lakas na po nung alon, nag-aiwalay na po sila. Bukas, ipagpapatuloy daw nila ang paghahanap sa nawawalang mangingisda kapag bumuti na ang panahon. Matapos maisailalim sa medical check-up, nakauwi na raw ang siyam na mangingisda. Nitong hapon, ulan na may kasamang malakas na hangin ang naranasan sa Obando, Bulacan na nagdulot ng gutter deep na baha sa Flamenco Street, Barangay Panghulo. Binahari ng Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan, nakatabi lang ng Pampanga River. Maputik pa ang bahay ng pamilya Nabong matapos abuti ng hanggang hitang baha. Ang kanilang mga gamit tulad ng tokador at washing machine, iniakit na sa mataas na papag na ipinagawa raw talaga nila para may mahigaan tuwing bumabaha. Nababad din sa baha ang kanilang bigas. Nagising po ako, laki ng tubig. Sabi ko, anak, bangon ka na, yung bed mo, nakalutang na sa tubig. Mahirap po kasi ma'am lumikas. Pag lumikas ka po, lahat po ng gamit dadalhin, hindi po ba? Binahari ng ilang barangay sa Marilao. At sa bayan ng Santa Maria, hindi madaanan kanina ang Makaiban Bridge na naguugnay sa mga barangay ng San Jose, Patag at Tumana. Binahari ng mga bahay sa barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Ang tricycle na ito ay tinulak pa ng isa sa mga pasahero dahil hirap sa baha. Ramdam din ang malakas na hangin. Pia, dito sa Kalumpit, Bulacan ay nararanasan na natin yung malakas na hangin at malakas na ulan dulot nga ng Bagyong Christine. At dito nga sa aking likuran, dito sa Barangay May Sulaw ay makikita natin yung malakas na pagragasa ng baha dito. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan, para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi.